Ito ang Mitsubishi 4DR5 engine, non-turbo, 4-cylinder, 80 horsepower, maximum torque at 3,700 RPM. Yung firing order nito ay 1342. Ang bulb carpet clearance niya ay 0.24 mm. Ito ang i-adjust natin ngayon. Pagkita ko sa inyo paano tayo mag-adjust ng bulb clearance. Una natin gawin ay tanggalin natin yung bulb cover niya. Yan. Tanggal na. Yaran. Sa pag-adjust ng bulb clearance, meron kang titingnan. Alamin mo muna kung ano ang firing order nito. Ang firing order nito ay 1342. Ito. Ito ay 4-cylinder kasi. 4-stroke, 4-cylinder. Itong firing order, kaya tinatawag itong firing order kasi ito, ito ang unang puputok, yung 1, tapos 3, tapos 4, tapos 2, ganyan. Paikot-ikot lang yon, kaya umaandar yung makina. Yan, 1, 3, 4, 2. Tapos, pag nag-adjust ka ng 4, ang tingnan mo yung running meat niya. Kasi ganyan eh. Ganyan yan. 1, 3, tapos 4, 2. Ang running meat ng 1 ay ang 4. Ang running meat naman ng 3 ay ang 2. Yan ang dapat natin tandaan pag nag-a-adjust tayo. Dito lang muna tayo sa 4-cylinder engine. Ganyan. Yun ang tinatawag na running meat. Yung 1342, it is the firing order. Firing order yun. Tapos, hatiin mo yun, maging ano yun, running meat niya. Pag nag-adjust ka ng 4, yung tingnan mo, ang galaw dito, ang galaw ng running meat niya, na 1. Pag nag-adjust ka rin sa 2, yung running meat rin yung tingnan mo. Gayun rin sa lahat na titingnan mo, ito lang running meat niya. Pag itong 2 ang ina-adjust mo, 3 ang tingnan mo. Pag 4, yung 1. Pag 1, yung 4. Yung ganun lang, pabaliktad lang. Tingnan natin ha kung paano, pakita ko sa inyo paano i-adjust ito. Kung ano ang palatandaan nito. I-adjust natin yun kahit, i-adjust natin ito kahit hindi tayo titingin ng mga timing mark dyan. Pwede yan. Ikutin na natin yung makina. Kasi itong makina na ito, mahirap ikutin ito. Gamit po na ako ng Yabi tubo para maikot ko. Hindi pwede kamayin ito. Kasi yung mga makinang maliliit lang, pwede mong ikutin dito lang sa ilisi niya, taya mo. Pero ito, hindi ito maikot. O yun, nag-free will. Ito, dito mo ikutin yan. Ganyan. Naikot ko na. Saka ito ay clockwise. Clockwise ang ikot niya. Ganyan. Tingnan natin dito ah. Ayan. Makikita natin ang galaw. Ang unang adjust natin ay ang 4. Makikita mo, ito kasi ito, ang tawag nito ay intake. Dito papasok ang hangin, humihigop siyang hangin. Tapos paglabas dito, dito puputok. Pagputok niya ay itong mga exhaust. Exhaust dito ang tawag nito. Dito lalabas yung ano, usok. Galing sa pagputok dyan sa loob ng ano, combustion chamber niya. Ito ay kanyang intake. Ito kasi ang ano eh, cylinder 1. Ito ang intake niya. Ayan. Ito naman kabila, no, yun. O, exhaust ito. Makikita natin, pag i-adjust natin yung ano, yung kabila na, yung running mate, yung sinabi ko kanina, na running mate ng 4 ay 1. 1 ang tingnan natin pag mag-adjust niya yun ng 4. O, itong 1. Tingnan natin. Yung rocker arm ng sa exhaust ng cylinder na to, yun, pababa siya. Tapos, pabalik siya. Pabalik siya sa taas. O, yan, tingnan na, pabalik na siya sa taas. Hanggang hindi pa siya tapos, pataas. Tapos, yung ano naman, yung intake valve, pababa na naman ng konti. Tingnan, pababa. Sobra yon, hindi pwedeng adjustin yon. Ganyan yan. Ang role kasi sa pag-adjust nito, hindi pa open yung intake, hindi pa rin kumpletong close yung ano, exhaust, ganun. Balance lang siya yung ano niya, akyat niya, ang ano niya, ang galaw ng rocker arm. Ganyan, balik natin ng konti. Ayan, kasi luma na itong makina na ito eh. Tingnan natin ang running meat niya, yung 4. Ito ang 4, yung running meat niya. Ayan, kita na natin, mayroon na siyang clearance. Susukatin natin yung bulb clearance na yan. Kasi ang specs talaga niya, nasa 0.24 mm siya, yung adjustment niya dito. Pag 24 naman i-adjust natin niya, ito ay requirements pag ano, cold engine. Kasi pag hot kasi,
Lumiliit kasi ang clearance ng ano, umu-expand kasi ang bakal eh pag hot. Iba ang clearance pag init ang makina na i-adjust mo. Cold, iba rin ang sukat. Kaya ngayon cold ito. Sukatin ito natin 24. Ayan. Valve clearance. Nako, wala pala tayong feeler gauge. Itong bleed ng ano, lagari na pang bakal, ito ay nasa 0.24 mm. Okay rin ito ang ipangsukat natin dyan. Ito na lang siguro, kasi wala ang feeler gauge ko doon. Hindi na kasi ako nagmimekaniko eh. Matagal na talaga akong hindi nagmimekaniko. Oh yun, talagang maluwag siya. Wala sa 24, nasa 30 plus ito. Kasi pag yung engine pag naluluma na, palaki ng palaki ang clearance. Oh, yung exhaust niya mahigit sa 20, nasa 30 plus ito kasi oh, ganyan oh. Sakto lang siyang 24. Yan. 24 mm tama yung intake niya. Yung exhaust lang siya napakaluwag. Ito ang nagdudulot ng ingay ng makina. Maingay ang makina pag ano, lagitik kasi ito eh. Ganyan. Pag hindi na-adjust ng tama. I-adjust na natin. Maluwag lang kasi ito. Yung ginagamit natin na parang feeler gauge. Yan. Luwagan natin ha. Kunti. Yan. Luwag na. Tapos ikutin natin ng screwdriver. Itong ibabaw. Yung ano niya. Yung bolt. Kaya yung natigil lang natin dito. Hanggang yung gauge dito. Mahirap nang bunutin. Yan ang tamang pag-adjust nito. Yan. Mahirap na siyang bunutin. Katulad na sa intake. Mahirap na natin ang bunutin. Ayan. Mahirap talaga ang ganito. Diba? Marumi pa. This is one of my dirty jobs noon. Matagal akong nagmimekaniko. Nasa 10 taon. Kadalasan ng mga makina, yung intake, iba ang adjustment sa exhaust. Pero, ang iba naman, straight lang yung sukat niya. Tapos na tayo sa 4. Oh, yung sinasabi ko na firing order. 1-3-4 to kasi ito eh. 1-3-4 to. 4 na tayo. Ang susunod na puputok nito, yung to. So, ito ang i-adjust natin. Ikutin na naman natin. Tapos, yung running mate niya. Running mate ng to ay ang 3. Ayan, oh. Kita mo, tumuwad na yung ano. Yung exhaust rocker arm niya. Ayan. Pagbalik niyan, sakto na pababa, papunta na siya sa ibabaw, hindi pa ano, hindi pa bumababa yung intake. Yun ang tamang mag-adjust natin sa running mate niya. Kasi 4 to, yun, 4 ang i-adjust natin kanina. Yung cylinder 4, tapos cylinder 2 ngayon. Ang tinitingnan natin yung running mate, yung 3. Ayan, balik ng konti. Ayan. Sa 2 na naman tayo. Ayan, ang luwang talaga. Ang luwag na. Yan, tingnan natin ang clearance. Napakaluwag talaga. Halos 40 na ang adjust dito. Luma na kasi ito eh. Yung intake niya, okay pa rin. Madalas kasi yung exhaust ang lumuluwang kasi ito ang nasusunog eh. Pagputok, dito kasi dadaan ang apoy. Patungo doon sa muffler. May apoy kasi ito, lalo na pag malakas ka nagpatakbo. Dito lalabas ang mainit talaga. Kaya ito, ito ang madalas na lalaki ang clearance. Yan. Adjust na naman natin. Yan. Tapos, the same procedure. Kailangan ikaw masukatin. Parang, ikaw natin. Yung nasa sukatin. Kailangan natin yung bukang ito. Parang, ikaw natin. Ako, kung natin yung nasa sukatin. Huwag natin sa pagkakanan. Yan. Kailangan natin. 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 Exhaust lang talaga. May problema sa kanya. Exhaust lang talaga. Yan. Tapos na tayo sa 2. 1-3-4 to, tapos 1 na rin. 1-3-4 to kasi yung firing order. 1 na rin ang adjustin natin. Ito na pong 1. Tingnan naman natin yung 4 na rin. Running mate. Huwag natin kalimutan yung running mate. Tingnan natin running mate ngayon. Bumaba na yung exhaust ano niya. Exhaust rocker arm. Exhaust bar niya. Ayan. Pagbalik niya sa taas, lapit na yung adjustin natin yung running mate niya. Ayan. Yan. Yan. Balik ng konti. Ayan. Adjust naman dito tayo sa cylinder 1. Ayan, cylinder 1. Adjustin na naman natin. Nako, ang luwag talaga. Ayan. Tapos na tayo sa cylinder 1. Ang kasunod. 1-3-4-2. Tapos nasa 1 tayo.
1, 3, 4, 2, 1, 3 na naman ang i-adjust natin. Ang tingnan natin yun, itong 2. Last na ito, pang-apat na tayo. Tapos na tayo sa 4, 2, 1. 1, 3, 4, 2 kasi. 3 pala, ang huli. Basic lang po ito. Kasi, papakita po sa inyo paano ito i-disassemble itong buong makina na to. Pero matagal lang talaga. Mahirap. Mahina naman yung ano kuko. Mahirap ang linisin. Mahirap talaga itong trabaho na to. Adjust na naman tayo. Last ball. Adjust natin yung third cylinder. Kasi rocker arm type ito eh. Yung ibang ano makina, overhead cam yon. Yung tinatawag na overhead cam. Walang rocker arm yon, walang post rod. Direkto adjust ka. Dito ang kanyang camshaft. Camshaft niya dyan. Doon ang bumubukas diretso dito sa valve. Ito, doon ang camshaft sa ilalim. Rocker arm type kasi ito eh. Yun ang kagandahan lang sa overhead cam. Doon sa rocker arm type. Ano, pinong-pino ang andar niya. Tahimik ang andar. Ito, maingay kasi ito. Yung type na makina. Pero powerful ito. Ayan, tapos na tayo. Tapos bago natin i-assemble ito, kailangan linisin natin ito para kakapit yung ano natin, gasket maker. Kasi pag uli ito, hindi ito kakapit eh. Maglilik lang uli ito. Kailangan talaga tuyo siya. Walang uli talaga. Para paglagay natin ng gasket maker. Ano siya? Matutuyo siya. Pag uli kasi uli, hindi kakapit talaga. Kahit anong pandikit, walang kakapit na pandikit pag may uli. Kami nalagyan natin ang ano eh. Gusto rin ng konti. Para matanggal talaga ang uli. Pero okay nito. Ayusin natin ang pag-unas. Ayan, tapos ng punasan natin. Punasan din natin yung bulb cover. Ayan, punasan din natin. Dami, marami ng luma na gasket maker. Tanggalin natin. Lagyan natin bago. Dumi talaga ng trabaho na ito. Kaya nga, DJ ako eh. Yung trabaho ko, dirty job talaga. This is one of my dirty jobs. Ito ang dahilan kung bakit ako si DJ Pabs. I'm doing any dirty jobs. Dirty talaga oh. Manicure, pedicure, sira talaga lahat. Dirty jobs talaga. Malinis na. Dapat talaga, bago talaga yung ano gasket dito. Bili ka talaga ng bago. Bawat disassemble mo, bago ang ipapalit mo. Para sigurado na malinis yung makina mo. Walang tatagas na langis. Apply thinly and uniformly. Kailangan naka-uniform talaga siya. Yung thickness niya. Para hindi siya ano doon. Although napipiga naman, pero maganda talaga. Marumi kasi pag hindi thin ang ano, hindi manipis ang pag-apply mo. Yun ang rule talaga. Apply thinly and uniformly. English-English pa. Yun pa talaga. Toto tayo nag-English-English ng wrong pronunciation. At huwag mong masyadong tagalan. Kasi natutuyo rin ito eh. Kailangan din bilis-bilisan mo ng konti yung trabaho mo. Yan. Kasi pag mahina ka, hindi ka pa nakaabot sa dulo, tuyo ang kabila. Ayan. Apply thinly and uniformly. Don't forget. No. Ayan. Sa uli na natin sa lugar. Tapos punasa natin itong ibabaw. Para wala talagang maglilip talaga. Tapos na tayo sa ating trabaho. And as always, please click subscribe.